Hello guys! Welcome back to my channel. Today I have another haul and this time, this is my Black Friday haul. And alam ko, sobrang late na nito. So let's go ahead and move on with the video. Guys, gusto ko lang malaman nyo na ito na yung second time na finilm ko tong video na to. Kasi yung kahapon na finilm ko itong haul na to, nahulog yung false eyelashes ko. So sabi ko, kanina ini-edit ko nung nakita ko, hindi ko pwedeng upload to. Film na lang ako ulit. So ngayon, simulan natin ulit. And yung iba nga, natanggal ko na sa box, natanggal ko na sa balot. So let's go ahead and start with this bag right here. So this is from Kate Spade. Sobrang cute niya. Ewan ko, mahilig ako sa mga black na bag. Kasi kahit na ano, pwede mong eterno. Black or gray. Basta yung mga dark colors. And sa loob niya is very spacious. Merong wallet na may zipper sa taas. Tapos sa kabila, parang wallet, pocket pala, sorry. May pocket na may zipper dito sa taas. There. Tapos sa baba naman is pocket pero wala siyang zipper. Very spacious. Feeling ko kasya pa yung isang makeup bag dito sa loob. And the price, ipa-flash ko na lang sa screen kasi natapon ko na yung mga papel. So, ang pangalan pala nito is Small Laurel Way Jewel. So, jewel kasi may mga bedazzled na ganap dyan. Ganyan mga jamajamantiko, no? And of course, kung kilala niyo ako, kailangan may termo siyang wallet. So, ayan. And yung wallet, ganun din yung style. May mga bedazzled na ganap. Tapos sa loob is ganyan. So, madami nalagyan na ng cards. And then, yung mga cash is dito naman. Tapos merong nalagyan na ng, I don't know, picture. So, yan. Again, yung prices ilalagay ko na lang sa screen. Sobrang laki kasi ng discount nung Black Friday sa Kate Spade. 75% off. Tapos, ginamit ko pa yung Ebates ko. Kaya, siguro nakakuha ko ng mahigit $20 na cashback that day. And then, hindi lang yon kasi pati yung mga jewelries nila is naka-sale din. So, bumili ako ng dalawa. Hindi naman ako masyadong bumibili talaga ng mga ala-alahas. Pero, nakyutan ako dito kasi nga, hindi nyo ako kilala. Mahilig ako sa pearls. As in, pearls na earring. Ang dami kong pearls na earring. And ito is, ito sa inyo, wait lang. Nagbuhol-buhol siya. So, this is how it looks like, guys. I don't know if you can see it. So, itong necklace na to is, ano bang tawag? Parang layered necklace yung tawag doon. Yung merong mahaba, tapos merong masikip. So, ganun yung itsura niya. Tapos, may pearls din. Kaya, sobrang nakikita na ako sa kanya. And, again, the prices. Flash ko sa screen. And, of course, bumili din ako ng terno na earrings. So, ayun. Sobrang cute na cute din itong earrings na to. Next, guys, is this boots. And, this is from Koolaburra. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko, pero it's also a product from UGG, Australia. And kung di nyo alam, bet na bet ko yung mga UGGs na boots. So, ito na yung pangatlo na UGGs ko na boots. And ang gusto ko kasing style, yung merong ribbon sa likod, pero sobrang mahal kasi noon. Hindi ko alam kung bakit yung style na yun ang mahal. So, binibili ko lang is yung dalawa na parang kulay brown. So, ito yung pangatlo. And this is so cute! Ito ko pala papakita sa inyo. Ayan, kita nyo ba? Hindi, pero ganito yung itsura niya. So, ayan. Same na same lang yung design ng UGGs, diba? Tapos ito nga yung ribbon. Sabi ko, diba? Nakita nyo ba yung ribbon? Ayan. Yung ribbon, ayan. Ito talaga yung nagustuhan ko. So, ang original price niya is $69.99. Pero, nakasale siya that time. So, nabili ko lang siya for $50. By the way, nabili ko pala ito sa loob ng NEX. Sobrang ganda din kasi ng Black Friday deals sa loob ng exchange. Gusto na ako nagtatrabaho. So, ang mga binili din namin ni Nico is mga gamit sa bahay. Bumili kami ng parang electric grill and skillet. Tapos, bumili rin kami ng mga knives. Basta mga gamit sa bahay. So, hindi lang naman puro makeup yung binili ko. So, bumili rin ako ng mga gamit sa bahay. So, pero for the sake of this video, papakita ko yung mga makeup na binili ko. So, kung matatandaan nyo last year sa Kylie Cosmetics, bumili ako sa kanila ng mga makeup for giveaway. But this time, nagpigil ako. And hindi ko rin kasi masyadong type na yung mga nilalabas niya na collab. So, napigilan ko na rin yung sarili ko ngayon. Napipigilan ko na rin yung sarili ko ngayon na bumili ng products from Kylie Cosmetics. But ito,
hindi ko talaga pinigilan yung sarili ko kasi sabi ko, I really wanted to get that. So, this is yung second collab ni Kim Kardashian and Kylie Jenner. So, KKW by Kylie Cosmetics na lip collection. So, meron tong apat na liquid lipstick. Hindi ko lang alam kung ano yung formula ng mga to. Pero, hindi ko pa sila sa swatch. Pero, this is how it looks like. Oh my God, ang ganda ng mga kulay. I'll do a separate try-on video using this collection. And by the way, sobrang cute din yung bagong packaging ng Kylie Cosmetics. Ayan, pink na siya ngayon. Dati kasi diba black and white. Next, guys, is from BH Cosmetics. And sobrang ganda din ng deal ng BH Cosmetics. And itong palette na to, matagal ko na din siyang gustong bilhin. Yung isa dito is matagal na nilang nilabas, pero yung isa is kalalabas lang. So, this... Oh my God, I'm so excited to try this one. These are the Zodiac palette. So, ito yung pinakabago. So, Love Signs, Zodiac Love Signs. Pero ito yung nauna nilang nilabas. Yung original na Zodiac palette. Gusto kong bilhin sana yung Take Me to Brazil na eyeshadow palette nila kasi sobrang colorful doon. Parang ang ganda, di ba? Pero sabi ko, nung nakita ko to, ito na lang. So, this is how it looks like inside. Ayan. Ayan siya. So, yung bilog sa labas, yung mga nasa bilog na pans, it's a baked eyeshadow. Tapos yung nasa rectangle is matte. And then yung nasa gitna is highlighter. And then ito namang bago nila na Zodiac Love Signs na palette. Ganito yung itsura niya. Same din, pero iba lang yung mga kulay. So yung mga nasa circle, baked eyeshadow, tapos matte, tapos highlighter. Oh my God, diba? Ang dami kong magagawang makeup look. So, kung napanood nyo yung aking previous video nung galing ako sa Ulta, kasi na-haul ko na yung mga nabili ko sa Ulta, yung mga Mimi Made Me Buy It. Pero, binili ko rin to sa Ulta Beauty. This is the Too Faced Natural Face Highlight Blush Bronzing Veil Face Palette. And kung hindi nyo ako kilala, mahilig ako sa mga blush palette, highlighter palette. Parang feeling ko kasi, kung yung isang pan lang yung bibilihin ko na highlighter, parang hindi sulit. So, yung mga bibili ko talaga is yung mga palette para madami akong choices. So, like this one, bibiling ko sana to sa website ng Too Faced, kaya lang hindi ko naabutan yung sale nila. Buti na lang, sa Ulta, meron pa silang sale. So, sobrang ganda nito. Nakita niyo na to doon sa Mimi Made Me Buy It na video ko. Pero, just in case, nakita ko sa inyo ulit. Medyo mahirap nga lang siyang bukhan. Hindi ko alam kung bakit. Yan. Oh my God, look at that. So, may kasama siyang blush, highlighter, and bronzer. Next, guys, is mga products from Club Clio. So, ito is sa website ko binili dahil meron silang 90% yata na discount for Black Friday. So, I got this Goodal Apple Mint Fresh Cleansing Foam. Sobrang gusto ko yung Suay na charcoal cleanser. Pero, mahirap kasing hanapin yun. So, Walmart palaging ubos. So, sabi ko, itry ko naman to from Goodal. Next is this Clio Professional Nudissim Moist Fit Powder Pack. So, maganda daw to para sa dry skin. So excited to try this one. By the way, this is a pressed powder. And, ang ganda din ng packaging niya. Ayan. And then, sa loob, ayan siya. Next is this Makeup Oil Control Paper. Parang nasa 90 cents lang yata to. So, sabi ko, itry ko. Ang current na ginagamit ko is from Comleaf, yung green tea blotting paper nila. Next is itong mga Clio Professional Pro Multi-Face. Yun lang yung pangalan niya. So, mukha siyang bronzer and blush in one. So, yung isang shade, medyo bronzy yung itsura niya. Yung isa naman is for blush. So, let's open Coral Soul. Ayan yung packaging. Ang ganda din. And then sa loob, ayan. And then, next is itong Sensual Sand. This naman, para siyang for contour and bronzing, kung makikita nyo. And ganito yung loob niya. Next, I have two lipstick from Clio Professional. This is the Mad Shine Lips. So, sinwatch ko na yung isa. This is in the shade Honey Nude. And then, yung isa naman is Rose Wine. So, ayan yung rose wine. And very hydrating to. Nararamdaman ko sa skin ko habang sinaswatch ko siya. Very creamy. And last but not the least is this Tension Lip Oil Tint. Never pa ako nakatry ng oil tint. So, I'm so excited to try this one. Iswatch ko na rin siya para makita nyo yung shade nito.
Ayan. As you can see, basak siya kasi nga oil, diba? Next, guys, is from Sephora. So, ito, siguro mga nakatatlong order ako from Sephora. And pinagsama-sama ko na lang sila sa isang box para mas madaling. Ayan, box. So, first is this Sephora Collection Double Down Lash Set. Wala lang, nagustuhan ko lang tong pangalawang to. And paubos na rin yung mga false eyelashes ko. So, nakasale to, kaya binili ko na. Next, nag-stock up ako ng aking Too Faced Born This Way na foundation. This is in the shade Vanilla. And my current favorite face primer is this one. This is the J1 Red Jelly Pack. Meron din ng white. Hindi ko alam kung anong pinakaiba nila, pero yung red yung binili ko. So, sobrang ganda nito, guys. Ilang beses ko nang sinabi sa vlog ko kung napanood nyo na talagang highly recommended ito kung naghahanap kayo ng mga long-lasting na primer. Next is the Sephora Blush. And ganito yung itsura niya. Ang ganda, diba? Naka-sale din to eh. Tapos, sobrang cute din yung packaging. Next is from Jouer. Kung hindi nyo alam, bet na bet ko yung Ultra Foil na eyeshadow palette nila yung unang nilabas nila. So, naglabas sila ng bago. This is how it looks like. Ang ganda nung purple and green. May kasama din siyang liquid foil na shimmer eye topper. Ayan, maliit lang. And color green din ito. Next, guys, is another Mimi Made Me Buy It na product. And this is the Dior Backstage Foundation. So, ito sana yung gagamitin kong foundation dun sa testing Mimi's favorite. Kaya lang sabi ko, mag-focus tayo dun sa mga affordable na makeup product. So, yung ginamit ko na lang is yung Wet n Wild. But, oh my God, guys, hindi talaga nagkakamali si Mimi kasi sobrang ganda nito. It's really perfect pag naghahanap ka ng mga natural looking na foundation. Tapos, it's also buildable, guys. Yun yung maganda dito na pati yung mga anik-anik ko sa mukha is natatakpan siya. And last but not the least, guys, finally, this is my first Kat Von D na eyeshadow palette. This is the Fetish eyeshadow palette. Yun lang yung pangalan niya. Ito yung box niya. And ito yung mismong palette. Oh my God, guys. Look at that. Sobrang ganda na talagang pinag-isipan talaga yung packaging. Sobrang kakaiba din. And ganito yung itsura niya sa loob. Oh my gosh. Diba? So excited to try this out. Lalo na yung gold. Ang ganda nito. Parang iba yung formula niya compared dun sa mga ibang shimmer na nandito. So, I'm so excited to try this out. So, that's it, guys, for this Black Friday haul video. Yung mga iba na ipakita ko na sa vlogs ko. So, I'm so sorry kung hindi kompleto itong video na to. Pero, yeah, kung updated kayo sa vlog ko, I'm sure napanood nyo yung Victoria's Secret, yung table namin, and then yung Katrina ni Pawpaw. Basta, I'm so excited to share with you my next haul. So, ipunin ko na lang muna sila ulit. And then, upload ko sila siguro by early next year. But, here I am. And I'm gonna tell you right now na starting next year, pipigilan ko na talaga yung sarili kong bumili ng makeup. I'll try my best, guys, na hindi bumili, maging impulse buyer pagdating sa makeup. Siguro, I'll buy makeup for giveaway, ganyan, or pag kailangan kong bumili ng foundation like this one, kasi this is my favorite foundation, so kailangan ko nang mag-restock, or ubus na siya. So, di ba, reasonable naman yon. Pero yung mga ganitong, so yeah, siguro yun yung isa New Year's resolution ko next year, yung huwag maging impulse buyer pagdating sa makeup. So guys, since nakaabot kayo dito sa last part ng video ko, let's go ahead and move on with the giveaway. Sobrang dali lang sumali sa mga giveaway ko, guys. Just stay active sa aking social media accounts. Follow all my social media channels. And yun lang, napakadali lang. So, I will announce the winner. I'm not sure kailan, pero this is going to be my last giveaway on this YouTube channel or itong taon na to, 2018. So, thank you for watching, guys. And I'll see you on my next Vlogmas!